tayo. And who will make the smart choices dito sa ating draft? This is brought to you by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to your game team with is Smart, banning. Free games for all. Omi, let's head into the draft. Yup. Draft of game one of match two for today. Execration immediately bans out that Johid. Kasama ang Natalia, in which case are very standard bans. Talagang nakikita natin yan kasabayan ng Matilda. Ito yung mga normal lang na hindi mo gustong kalaban dahil napakasakit o napaka, some would say na medyo maduga ang nadadala nila to the table. Johid, nakita natin yan kanina, so I'm quite sure that, I don't know, para saan pag Johid, hindi mo talaga gusto yan pag may immobile kang gustong i-draft. Mm-hmm. And at the same time, hindi mo rin kukunin yan kung nagpaplano ka kumuha ng isang marksman. Kasi usually, marksman take a bit more time to clear yung mga buffs na kukunin mo. Then again, Natalia for the side of Execration, Johid yung isa nila. Well, for the side of Brand Esports, it's going to be the Paquito and the Natalia. Execution dito, banning out the Sylvana. Yeah, Sylvana, another one of those standard bans na madalas na nakikita natin in almost every game. Sylvana last game though was open. Nakita natin kung anong kayang gawin ng isang Sylvana in terms of capturing targets that are out of position. It is very important for any lineup to get those pick-up kills or pick-off kills rather. But for Brand Esports, Selena ban, Paquito plus Matilda, that's their first rotation bans. Tignan natin, ang power pick o ang first priority pick ng Execration dito ay ang Benedetta. Even despite the nerfs, mukhang Benedetta pa rin ang go-to for a power pick on the first priority. And for the side of Execration, ang daming pwede gumamit niya. Nakita na natin na ginamit ni KelVJ yan. Nakita natin na ginagamit din yan ni Renjo. But for the side of Brand Esports, they go for a very standard 1-2 punch para sa side nila sa first two picks. They go for a Claude and a Cho. Yeah, Claude and Cho. I would say that Claude and Cho, or Cho in general, has a lot of utility to offer apart from, that's right, let's say, split pushing. Apart from split pushing, the playmaking potential as well na nanggagaling dito sa Cho. Saktong Way of the Dragon could literally full fight. Kung matamaan niya yung priority target, mabalik niya sa team niya. There's so many possibilities with the Cho, especially if magaling yung player na gumagamit. And I'm quite sure Brand Esports, they know who to put this Cho with. And speaking of possibilities, Omi, we will see kung anong possibility na pipiliin dito ng Execration for their second pick and third pick. They go for a Yi Sun Shin and a Kagura. Wow, I love this so far. The aggression coming in from Execration, ang dami nilang potential to dive in and out of turrets. And dahil nga dun sa bagong patch natin for the turrets na mas masakit na kung isa lang yung atake the whole time, having the ability to juggle with this Sylvana, or rather with this Benedetta and Kagura, is a big tool to have. Yung pag-transfer-transfer ng aggro ng turret and yung quick damage, yung access nila to that. Execration, they know what to do early game. Ang tanong na lang, anong kukunin nilang last two picks para masabayan ang first three picks nila, because so far, this has great early to mid. Now, Alice ang isang kinuha nila, and dalawang scaling hero na to para sa side ng Brand Esports. Kailangan nila ng pambalansa dito para hindi maging masyadong greedy yung kanilang pipiliing lineup. Now, Kaja ang tinanggal ng Brand Esports. Ayaw nilang magulo talaga si Carl Tizzy dito. Automatically kasi, kung isipin mo, kahit may purify ka naman, kung maunahan ka sa pagpindot ng Divine Judgment, hindi ka makakalaban. The only time na pwede mo i-negate yung Divine Judgment is kapag ka naunahan mo ng pindot ng Purify, yung pagcast niya ng spend. Yeah, and timing is key. Ayaw mong ilagay sa chance na yun dahil napakaliit ng window of opportunity for Carl Tizzy to escape that ultimate. And in terms of scaling, Butters, tama ka. They need to balance this out. Masyadong scaling na ng late game. Alice is strong, yes, but not strong at early game. By levels 1 to 3, madalas mabubuli yan. Your and by mid-game pa talaga, makakapagbigay ng maximum effect ang isang Alice kapag medyo makunat na siya, o sometimes nga nag-aantay pa pag may winter structure na siya. Pero looking at your the bans, I'm quite surprised on why Execration banned this Khalid when it could have been a counter, or I would say na pwedeng lane matchup to the Alice. Mm-hmm. And medyo magiging madali para sa side ng Brand Esports na kumuha ng Khalid, kasi usually naman ganito yung mga setup nila eh, na si Carl yung nag-iisang carry
sa kanya manggagaling yung physical damage, tapos yung ibang members nila talagang isi-set up lang para sa kanya yung floor para magkaroon siya ng momentum at makapag-snowball sila. Ngayon, for the side naman dito ng Bren Esports, they ban out a Baksha. Ayaw nila ma-counter heavily dito yung kanilang Alice. Yeah, and Baksha known to suppress an Alice or maybe everyone that does a lot of healing. I think that Baksha is a great ban for Bren Esports. Ang tanong na lang talaga dito, brothers, is yung tanong natin kanina pa, anong idadagdag nila dito para maging agresibo, at least maging balanse ang kanilang mid-game or early-game spike? Dahil kung hahayaan lang nila na ganito ang mga hero ng Execration eh, baka matalo sila ng maaga. And alam naman natin, for the past few games, at least in Season 7, the moment na matalo ang Bren Esports ng early game, nahihirapan na silang makabalik. And even on yesterday's game, Bren Esports already had the lead in the early game. But even with Carl Easy on the Lancelot, natalo pa rin sila. Madaming kailangan i-consider dito yung Bren Esports. And yeah, Yu Zhong ang kukunin nilang fourth pick dito, and that is probably yung flap hero na hinahanap nila. Yeah, and now that they have a sustainable frontline, konti lang ang makakakontra dahil wala na rin silang innate anti-healing. Grabe ang healing na nasa frontline ng Bren Esports, and they have the crowd control as well. May knock-up na nanggagaling dito sa Yu Zhong. Dinagdagan pa ng knock-up ng Cho. Kompleto sila with a snare from the Alice. One perfect setup. Sinabi mo na kanina, Butters, they will set up the stage para dito kay Carl. Sinabi nga natin kanina, your bestest of friends can become your worst enemies. At eto na, pumili na ng Digi dito yung side ng Execration. Alam nila yan eh. Magkaibigang dikit tong dalawang team na to, pero sa stage ng MPL, magkalaban. Malilimutan muna yung pagkakaibigan, kasi kumbaga, ang goal naman ng lahat talaga dito is manalo. Oh, and kailangan manalo ng Bren Esports dahil mukhang matatapos na ang ating Week 2 broadcast. Wala pa rin silang napapanalong series. And they're up against, as you said, their best friend. So ito, yung bestie ba nilang magbibigay sa kanila ng unang panalo? O sila ba ang magbibigay ng karagdagang talo dito sa mga bestie nila? Meron na tayo ditong limang hero na nakaset up for both teams. And feeling ko lang ha, ang early game talaga ng Execration ang magpapanalo sa kanila. Pero by late game, dahil wala silang tank, medyo mahihirapan sila. And ladies and gentlemen, this is going to be a very interesting matchup. Execration dito, ginamit nila yung kryptonite halos ng Bren Esports nung Season 6, and right now, they're utilizing it to their advantage. Well, for the side of Bren, ang tingin ko dito sa lineup na ginawa nila is very standard Bren eh, na talagang ito yung gusto gawin ng Bren Esports, ito yung nakasanayan nila, and dadalhin nila to sa MPLPH Season 7. Yeah, and looking at Bren Esports right now, this is the draft that they want to play in order to secure that first win in this best of three. They've already started this regular season for Season 7 nang hindi gaano kagandahan. Again, wala pa silang napapanalong series. And this is their final chance to secure that series win. Pero alam mo, mahaba pa naman ang mga linggo natin. It's only week number 2, so anytime, baka pwede pang makabalik dito yung Bren Esports. But right now, they are planning to start it here. And that is going to be the first blood makukuha ni Few. Yung kill. Pero sabi ni Chakno dito, sige, gagamitin ko yung passive ko para makapunta ako doon sa pinagpwestuhan ni Carl Tizzy. Now, Carl, talagang kukulitin lang siya dito ni Chakno. Kung nakita mo yung orange buff, talagang pinipilit na kunin ni Carl, pero na-reset yun dahil sa pangungulit ni Chakno dito. And this is the same thing na ginawa ni Oh My Venus kahapon. Ay, actually, hindi Oh My Venus ni Eason in the Black Test. Napakaganda ng ginawa nila. I feel like Chakno watched it. Alam nila kung paano to i-recreate against Bren Esports. And right now, they're on track. Medyo nakakatawa lang tignan hanggang ngayon na sunod-sunod ang pagkamatay ng isang Digi. But this is what they want. This is what Chakno wants. Alam mo, nakakatawa man ko nakakatawa, pero kasi gumagana siya eh. Hindi mo kine-question yung mga bagay na gumagana, especially against Bren Esports. Kasi kailangan matandaan dito, Omi, parang
tatamaan mo sila or ihit mo sila kung saan sila talaga nagkakaroon ng problema eh. Yeah, and friend here, in a 2v1 situation dito sa mid lane, eto Max mukhang babagsak dito kay Joe. And man, that's one return kill for Execration after several kills because of the diggy. Maganda yung rotation na ginawa doon ni Renjo. Kung papansinin mo, talagang pinesti niya yung sarili niya na makakuha siya ng return kill. And look at the bombs na sinisetup ni Chaklo dito. Talagang kinukulit niya lang si Carl. And looking at it, Omi, napipilitan si Carl dito na umuwi. And this isn't the groove na gusto mo kapag ka ikaw ay isang clone. Si Flap dito, Black Dragon form, pwede siyang tumalon pero masyado siyang malalim. And look at this, going in. Turret pa ang hahabol sa kanya. Tatlong hero, samahan mo pa na isang turret. That is bad news para sa kahit anong hero. Yung dito, hinahabol ni Renjo, pero walang damage output na nagagaling dito kay Yu at Dusty since sila yung post 4 at post 5 ng team. Man, medyo naging sobrang confident ni Flap dun. Meron siyang Heart Guard, yes, meron siyang shield. Kaya niyang pumasok pero hindi niya masyadong binilang kung gaano kasakit ang tore. And the moment na tinangkin niya, yung tatlong turret shots na yun, eh medyo hindi na kinaya ng heal ng Angela at naubos din agad ang shield. And for Bren Esports, that's a slight miscalculation on their side. And as you can see, godlike na dito si Carl TZ, and that will look well sa kanyang KDA. But the thing is, napumulit pa rin si Carl dito. Eh, tatandaan mo, nagkaroon ng major adjustment sa jungling. Kapag ka kumuha ka ng Hunter's Knife, automatically, 50% na nababawas sa'yo sa lane. So, hindi mo pwede ilagay mo yung sarili sa lane agad-agad kasi nga, kinukulit ka lang ng isang digi. Yeah, and habang kinukulit nga siya dito, si Carl TZ hindi talaga tinitigilan dito ni Chanko. Buong laro na, bumidikit at pinapaalis at pinapakembot-kembot dito si Carl TZ. Dito ni Chanko, pasok lang siya ng pasok, wala na siyang bake kung anong mangyari sa kanya. And nagiging tono suporta dito, ladies and gentlemen, etong si Few sa kanyang Angela, talagang nila love waves niya para ma-heal paunti-unti dito si Carl. And that's going to be a legendary para kay Carl. Pero tatandaan niyo, mapanling lang ang mga stats kapag ka may digi strat. Yeah, at pag may digi strat, ang tamang titignan na hindi ang kill score, kundi ang gold score, kung saan lamang pa rin naman ang Bren Esports, pero hindi ganun kalala. Mm-hmm. And as you can see, Blazing Duet, ginamit para lang i-take down ang isang digi, while onto the top lane, si Ribo dito with the sliver HP, sinalba siya dito ni Few, and that is great utilization ng kanyang ultimate. Yeah, and saktong-saktong dating ng Angela doon. Hindi man natin napansin, Garthese, ito mukhang babagsak siya dito, pero sakto lang ang flame shot, pero Benedetta ang kumuha, killing spree na nga ang pasabi, and this just might be the play that Execration needs. Simple gumalaw ang Renjo, pero ang daming nagagawa, and look at that, sword intense, paalis, Flap TZ dito with the Black Dragon form. Tignan natin kung kakayanin niya yung damage dito. Nilakil BJ. Renjo, nagsasabay backline. Subukan pa nila kunin si Lusty dito. Lusty with the flicker. Pero wala ding magagawa yun as the damage is that is just way too much. Makukuha ni Few yung kill dito kay Diggy. But still, it is what it is. Ang katumbas niya na lang ngayon ay isang minion. Yeah, parang minion na lang dito si Chakno, pero yung na-provide niya sa Execration, yung information, yung pangungulit dito kay Carl TZ ay sobrang taas ng value. And going back nga dito sa nangyari, sayang na sayang yun para kay Flap. If nakapagbalik siya sa human form niya, at least sa half dragon form, makakapag-heal sana siya with a Cha energy. But then again, hindi na siya umabot sa sitwasyon na yun. Namatay siya bilang dragon at hindi na siya nakabangon. Kung napapansin mo yung goal dito ng dalawang team, Omi, mapapansin mo na may farm pa rin si Carl eh. Yeah. Pero ang nalagay sa alanganin si Flap, kasi si Flap yung napipilitan tumulong kapag ka kumukuha ng purple buff si Carl TZ. So as you can see, yung mga cores dito ng bawat team, ang ganda ng farm, ang nahuli si Flap kasi napilitan talaga siya tumulong. Yeah, kailangan niyang tulungan yung kapwa niya, TZ brother, dahil kung iiwan niya mag-isa si Carl, eh si Carl naman ang malulugi. He's taking the bullet for his brother dahil alam nila na si Carl pa rin ang bubuhat sa dulo. Ngayon, ang tiwala na binigay nila kay Carl ay babalik ba? Dahil meron na tayo nakikitang 1.5k gold lead at si KLBJ makapag-dash away naman pala. And as you can see, Blazing Duet sa may pinakagitna. And what a play coming out from Ribo and Carl! That is going to be kills for the side of Execration.
Slap naman dito, getting a kill on Kagura. Well, actually, Kagura will get killed dito. Ladies and gentlemen, there are a lot of things happening on the map right now. Sorry about that. Slap DZ dito. Ang titakedown, yan ang sagot ng side ng Execration. Yeah, and Execration. At first, it was a good play coming in from Red Esports. Tama ka doon, first. Pero nakapag-turn around ang Execration the moment na nahanap nila yung backside ng Red Esports na iwanan. They went on for it. Nakuha nila ang unang dalawang kills ng fight na yun and sunod-sunod na from there. And now that Red Esports, they're still behind by 2K. Kaya pa naman, but Chucky might be in trouble. Actually, alam mo, Digito, bakit pabat pa natin China Shoutcast? Talagang mamamatay yan. Oo, and sa bawat ginagawa dito na pangulit ni Chakno, open na open si KillDJ na mag-farm, kumuha ng mga objectives, and if ever, yung kills din. And KillDJ right now, 2-1 and 4. Hindi man sobrang laki ng stat line niya eh, na okay na okay to eh. Kumbaga, may gold siya, sinimulan na nila yung turtle. Pero I feel like Bren Esports has the position to contest here. If the Alice finds a good setup, if makapasok dito si Rebo perfectly with a Blood Oath, I feel like it could be a game changer. At tignan mo yung pwesto dito ng side ng Execration. Ang ganda din ang utilization nila dito ng mga brush. And as you can see, walang gusto mag-commit dito sa may turtle. May unting sumusundot-sundot, pero alam nila, if ever sila mauna, baka nakapwesto na yung kabilang team na mas maayos. Yeah, and nabanggit ko sa'yo na kailangan makapwesto ni Rebo, pero sobrang ganda ng ginawa ni Kenra. Tinusok-tusok niya yung Alice para mapilitang umuwi. Masistilan kaya sila dito. And KillDJ securing the turtle, pero doon sa may likod, Blood will go down. Renjo with a monster kill streak. Nagwawala si Renjo ngayon. Rebo dito trying to tank everything na binabata sa kanya. Pero sabi dito ni Kelra, wag na. Ba-back off na tayo. Yep. And Salmon Force zoning out a lot of people. Kumbaga na-control niya yung buong zone na yon. And that even Rebo was forced to go out. Pero pasok siya dito. That's mega kill on the Kagura. Wala palang Umbrella Flea. And Rebo is still in this game. Alam niya that even if Execration na medyo lamang sila ngayon, eh kaya pa rin niyang patulan. Even in a 3v1 scenario, make that a 4v1. Pero 2-for-1 na yan dito sa mid lane. Dalawa ang napatay niya para sa isa. Hinahanapan Rebo ng paraan para i-take down dito yung mga members ng side ng Execration. Yes, makakahanap siya, but still mapapunish din siya dun ni Renjo na may 704. At bakit napaka-importante ng 704 na to para kay Renjo? Naka-Festival of Blood siya. So, ang gagawin nyo dito is yung Bloodlust Act, i-add nyo yung percentage pa nung kills na meron si Renjo. That is probably at 19% right now in terms of skill or skill bump. So, ibig sabihin, ang daming sustainability na nanggagaling kay Renjo dito for his side. And dagdag ko pa sa punto mo, Butters, AOE kadalasan ang damage ng isang Benedetta. That means if madami siyang matamaan, eh mas mataas pa ang healing niya. And Renzo right now, 7-0-4. Sabayan mo pa ng multi crystal pickup ni Kendra. Execration, they're looking to take control of the mid game. As expected, pinag-usapan natin kanina dito, Butters, that late game ang scaling ng Bren Esports. So hindi pa naman tapos ang laro. And Execration, they're just playing to their power spikes, early to mid. Kaso kasi, para sa akin, yes, yung Claude napakalakas sa late game, but still, you have to take into consideration, meron silang YSS dito, meron silang Harith, meron silang Benedetta, may Kagura pa sila. And ang daming damage dealers na pwedeng mag-burst down sa isang Claude kung hindi siya mag-iingat dito. Tama, kailangan pa rin mag-ingat ni Carl TZ kahit okay ang kanyang scoreline at kahit may late game scaling siya. Dahil kung late game din lang ang pag-uusapan, ang Execration ay talagang may bawas pa rin. Execration dito, going for the chase. Titigil sila dito. Alam nilang hindi sila dapat mag-asim or mag-dive ngayon dahil nasa kanila yung Lord. Aatay nila yung Lord, sasamahan nila mag-push at kukuha sila ng objective isa-isa. Kasi tatandaan mo, para ma-shutdown ang isang Claude, usually kailangan mo paliitin yung mundo niya. Paano mo paliitin yung mundo niya? Tanggalan mo ng turrets. Kapag ka walang turrets na sa outer side, sa outer turrets dito, ang Bren Esports, ibig sabihin nun, mas madaling pasukin yung gubat nila. Tama. Kung gusto nilang pasukin ang gubat, eh kailangan nila munang sirain ang mga tore. Kailangan nilang kontrolin ang mapa through securing objectives such as the Lord, securing buffs, and making sure that when they do control the map,
eh maganda ang pwestuhan nila. Ano ang unang step para sa map control? Vision. At si Chakno ang nagdadala ng vision ng Execration kanina pa. Rebo and the others trying to defend this. Tignan natin, Mountain Shocker, tatamaan. Sobrang daming tao dito. And that is going to be the inner turret. Parang side dito ng friend onto the bottom lane, going down. And look at this. There is a Viker Dizzy falling very low. Pumasok siya dito. And the Heart Guard is there. Kakayanin ba siya isalba? Yes, kakayanin. Pero flap ang papasok. Hindi niya kakayanin yung damage. Output na meron dito yung Execration. It's just way too much. Masyadong masakit ngayon at mukhang si Chakno magkukuha pa ng konting pressure dito. Cardizzi already half HP siya na. Renjo going in, taking down Carl, and that is going to be Execration taking game number